Silêncio, Mike Niala. Christian. Ito yung cyber. Sino? Mark Yala. Ayan. Mark Yala. Mark Yala. Cyber extortion. Ah, ito, nagtikol. Ito, mag-bill. Panggap na? Babae. Babae sa bill. Tabi ba, Silvio, ha? Oo. Nag-create po ng dami ako ng babae siya. Then, nag-recruit siya sa new model. Then, kinuhanan niya ng good photos. And then, nag-extort kasi siya. Kinuhanan niya ng good photos. Kaya hindi niya i-upload ko. Kailangan niya mag-bill. Ah, madalit salita, troll. Nag-create ng troll. Ano naman ginawa yun? Natalo po kasi ako sa ano, mayor sa kahirapan po. May sakit po kasi yung tatay ko. Oh, taga saan ka? Sa Sampaloc po. Oh, may ospital na Sampaloc eh. Saka gustuhan ko pong makadagdag po sa ano, pambili ng gamot ni Papa. Ah, saan ang tatay mo ngayon? Nasa bahay po. Anong sakit? Naoperahan po kasi siya nung ano, 2017. Tapos nagkakasakit-sakit po siya ngayon. Marami pong binibiling gamot kaya. Nakaisip ako ng gantong paraan. Magkano kinita mo? Nakihingi po ako ng ano, 4K po. Bawat isa? Hindi po, isang tao lang po, Mayor. Ilan biniktima nito? Sa ngayon po lang, isa pa lang po yung nag-actor sa office namin. Pero based po lang sa mga nakita po namin sa Facebook niya, marami po siyang hiring po para maging model. Asan ang tatay mo ngayon? Nasa bahay po, may sakit? Po, po, may sakit po siya ngayon. Anong sakit? Marami po siyang iniinom na gamot, Mayor eh. Ano nga sakit? Nung nakaraan po, Mayor, inoperahan po siya sa kidney. Nagdadialysis siya ngayon? O, parang ganun po. Ano binibili mong gamot? Hindi, binibigay ko lang po yung pera kay Mama, tapos si Mama po yung bumibili ng gamot. Ay, paano ngayon yung inaasahan ka nila na mahuhuyo ka na? Hindi yun ang hindi mo naisip. Nyor, yes, pasundoon nyo yung airpot nito. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Alaman nyo na rin kung totoo sinasabi ito. Pasundoon nyo, dalhin nyo kay Doktora Laksamana. Doktora Laksamana. Yes, sir. Hindi dahilan at sapat na dahilan dala ng ating kagipitan, bababuyin natin yung ibang tao. Kita mo na. Taba din ang utak mo eh. Nyor, ipasundo yung tatay nito. Ha? Ito, ihoyo nyo. Yung tatay niya, lingunin ng pamalan. Dali ninyo tulungan. Hindi ka nalang tumakbo sa ospital ng Sampaloc. Dami-dami kong gamot na binibili. Oh. Linggo-linggo pumipirma ako ng supply ng gamot. Hindi ko nga walang humpay, pati mga facilities ini-improve ko para nga walang dahilan ng mahirap na gumawa ng kasalan at mamerwisyo ng kapwa niya pobre dala ng pagkagipitan sa buhay. E lalo mo lang pinalala ang sitwasyon mo eh. O ngayon, alalahanin ka pa ng nanay mo. Dati, alalahanin lang ng nanay mo yung tatay mo. Ilang taong ka na? 20 po, Mayor. Ha? 20 po. Facebook, Facebook kayo. Hindi nyo gamitin sa maayos. O kayo naman, mga kababayan, huwag ibig kayong tulongis. I-invite ang model, model. Tapos hindi nyo nakikita, kausap nyo. Huwag kayong magpapadala. Basta, basta. Siya sa atin ninyo, alam nyo paano nyo malalaman, troll?
Gusto yung malaman, troll? O ito, teaching, ano lang ha, konti sharing lang. O, nag-comment. Nag-comment. O, click mo yung account niya. O, pupunta yun doon. Magre-redirect yun doon. O, doon lang, makikita mo na. Kung talagang existing siya. Makikita mo naman talaga doon. Doon lang, ma-assess mo. Doon, kabahan ka na. Di ba? Lalo ngayon, ang daming gagawa ng mga troll-troll. Diyos ko, 5-5 gumawa ng ano, email lang ang kailangan. Oh. Si Salome. Si R.I.P. Oh. Kasi ang mga intention yan, ito sasabihin ko sa mga, pag troll, masama kagad ang intention. Abi, bakit? Eh kung wala kang masamang intention, ba't ka mamimake? O hindi mo isoga yung mukha mo dyan sa account? Kasi gusto mo lang socializing eh. Interaction. To create friends. Di ba? Or maybe opportunity for business. Di ba? Nothing, walang masamang intention yan. Tayo lang, tao ang gumagawa ng masamang intention. Kaya pag troll, lalayuan nyo agad dyan. Tapos ibablock ninyo. Meron nung button dyan. O, block. O, pag na-block yun, gagawa ulit ng account dyan. Block ulit. O, maging maingat po kayo. Mapagmatsyag, maging vigilant. Sundin yung airpod ito. Yes, sir. Thank you, ah. Sige na. Oh, wala na akong magagawa sa iyo. Pinasok mo 'yan. Sa tatay mo. Oh, pasusundo ko ngayon. Magpasalamat ka sa Diyos. Pero wala talaga akong magagawa sa iyo. Mali 'yan. O, kayong tatlo, toits, ano ba to? Puro murder. Ito pang isa, yung kanina rin. Ito, kayong tatlo. SW. May isang murder case. Ba, tumakbo toits. Anong kaso mo? Bintang lang po. Bintang sa akin. Bintang sa'yo. Eh, ba't mo tinakbohan? Ikaw? Hindi, anong ang... Baril na kalagay dyan, Mayor. May baril ka? O, ikaw naman? Ito yung may murder. Sa kanila. Organized crime groups na, sir. Bali, sila yung grupo ng mga... Ang babata pa nito, organized group. Sila-sila na yung bandang muli nagpatayan. Huwag kayo nag-riding in tandem sa Manila. Hindi po, Mayor. Hindi po. Ako, Diyos ko. Nako, Diyos ko. Mali po. Tumag po sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Mayanap po ako, Mayor. Matino po. Ayun, maghanap buhay kayo. Parehas po ako talaga. Pamilyado din ako. Yun ang pangarap ko sa inyo. Pumarehas kayo. Pag kayo po... Pagkailin po ako, Mayor. Correct. Pasura lang po din ang harap buhay ko. Correct. Yun yung pumarehas kayo, tapos may konti kayong kagipitan, o ito naman ang pamalang kaagapay ninyo. May bago ng gobyerno sa Maynila eh. Kasi hindi ko naman talaga mapapaulad ang buhay ninyo eh. Hindi ko kayo mapapayaman, pero mapapataas ko bilang pamalang ang kalidad ng pamumuhay ng tao. Kaya kailangan talaga, parehas ang kadla mo. Tapos ito gobyerno, hindi nasa likod, hindi nasa harap, nasa ledgy mo, kasabay mo. Yun ang pangarap kong gobyerno para sa inyo eh. Ay naku. O kayong mga nanonood na medyo nasa madilim na bahagi ah, o kita nyo, tumigil na kayo. Linggo-linggo na lang, walang tigil to. Hindi kami titigil eh. Layunin to ng pamahalaan, lungsod ng Maynila, na mapapanatag ang katayuan at pamumuhay sa lungsod. Yan ang layunin ng pamahalaan. Yan din ang direktiba ni General Balba o sa ating mga kapulisyahan. Umayon sa layunin ng pamahalaan. Sige, congratulations. So, manghagilap pa kayo dyan. Lahat ng may wanted case, tumakbo sa husgado, habulin ninyo,
saan mang sulok ng Maynila, saan mang sulok ng Luzon, saan mang sulok ng bansa, o katulad nung isa, kahit saan mang sulok ng mundo. Basta ginawa nila sa Maynila, hagilapin nyo kahit sa Africa pa sila. Katulad nung ginawa nyo, Junior. Tumakbo pa sa Malaysia, tumakbo pa sa Singapore, o tas tar, so pa sa Palawan, o talawit ka. Bakit? Ginawa mo sa Maynila yung krimen. Interpol wanted pa yun, ano? Basta wag sa Maynila. Hanggat ako ang alkalde rito, hindi kayo pwede makapamerwisyo ng kapwa natin mga Tagalungsod at mga Dumarako rito. Ang ikamamatay ninyo, hindi kayo makatutulog ng mahimbing. Mamamatay kayo sa puyat. Kukunin namin kayong buhay kung hindi kayo lalaban. That's another story. Pero ang isang ikamamatay ninyo, puyat. Dahil hindi kayo makakatulog ng mahimbing basta ginawa nyo yan sa Maynila. Hahanapin namin kayo. Hahanapin namin. Matter of time. Matter of time. Sige. Oh, thank you sa inyo. Oh, sige. I'll talk to you later. Ha? Sige na. Thank you. As someone po na involved din sa modeling industry, nakita ko po talaga yung trend na ganyan sa last one year, na ang dami pong mga model ang nabibiktima nitong mga tulongges na to, na kung ano-ano po ang kalokohan ng ginagawa. Yung iba, sinusubukan kunin yung password. Yung iba, sinusubukan kunin ng mga nude na pictures. Pagkatapos po, extorta ng pera. Yan. So, yan po. At least, yan po na sample na ni Orme, yung pumagumagawa ng ganyan. Huwag nyo pong subukan yan, lalo na kung sa Maynila nyo gagawin. Talagang mahuhuli kayo. And of course, yung mga ganyan, nasusumbong din yan sa NBI. Talagang hinuhuli din po talaga. Talagang nagkalat din po talaga yung ganyan. So, sana po maiwasan na po yung ganyan. Wala pong rason ang pwedeng ibigay pag nahuli. Talagang pag nahuli ka ganyan, kulong at kulong aabutin mo. Talagang masama po yung ganyang gawain. Sana po wag nang maulit yung ganyan at tumigil na po. At yun nga, sa ang panawagan yun, medyo sa mga babae din, wag din basta-basta magpaniwala. I-check po ng mabuti yung profile na kumakausap sa inyo. Yun. So coming po from someone who's also involved sa mga event models sa modeling industry. Kaya po Models of Manila, yung pong pangalan po nito pong channel po natin. So yun guys, nakita po natin talaga stricto po si Yorong pagdating sa ganyan. At the same time, tinurungan po niya yung tatay para po makatulong dun sa pagpagamot ng tatay na taga Sampaloc. So sana po gumaling ngayon. Kaso nga lang po, yung anak nila makukulong po. So yun ang kanilang malaking problema. Ngayon guys, yun po yung reaction ko regarding dito. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye bye guys.